Hi, hello. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Video testing tayo ng unit ni Sir Ruel of Pasig. Sir, welcome and shout out sa inyo dyan sa Pasig. This is your unit, sir. The Glock 17 F series or the Glock 17 4 series by WE. Ayan, comes with the number 12 green gas standard power for free. And also comes with 0.23 grams 4,000 shots airsoft BBs for free. And this is it, your unit. This is the box, brand new. Brand new WE Glock 17 4 series made in Taiwan. Okay, buksan na natin. Comes with box strap, one box strap, one pin, that's the box strap pin, owner's manual, okay, scan nyo lang yung QR code, and this is the Glock 17, so bagong bago, ngayon palang bubuksan. Yan. Glock 17 4 series. Punisher skull design, naka fiber optic na front and rear. May serrations na rin sa top. Serrations na rin dito sa slide niya sa gilid. Then with railing. Ayan, as you can see, may railing siya para sa accessories. Pwede mo siyang lagyan ng flashlight. Pwede mo rin siyang lagyan ng lasers. Yan, mga ganyan. Katulad ng mga ganyang accessories. Tapos, yan, may thread yung barrel niya. As you can see, yan, outer barrel, may thread niya. May thread na. So, pwede kayong maglagay dyan ng tracer units. Yan. So, pakita ko sa inyo yung tracer units na pwede dyan. This is the tracer units, blaster, spit par, and tracer. Dalawang mode siya na pwede siyang pampapogi ng ating Glock 17. Ng Glock 17 nyo, sir. So, it's like silencer. So, meron siyang kasamang adapter para sa pistol. So, ito yung adapter niya para sa pistol. Yan. Plug and play. Umiilaw siya. Mas maganda siyang gamitin sa gabi. So, parang akala mo parang may umaapoy yung muzzle ng airsoft natin. Okay, this is rechargeable. So, kung gusto nyo mag-avail, message ka lang, sir. This is made in Taiwan also. Blaster brand. Okay, yan. Blaster, sorry. A stick brand blaster. Okay. Now, yung inyong unit, sir, na Glock 17, yan. Pwede nyo rin yung lagyan ng red dot. Yung mga ganitong red dot. Yan. Pwedeng lagyan yung inyong unit ng red dot. Optic ready na siya para sa red dot. Kailangan lang tanggalin yung rear sight para ma-install natin yung red dot. Okay? Ayan. 24 rounder capacity. So, nagtanong si sir about sa proper way na paggamit o paggamit ng ating airsoft. Kumbaga yung proper operation, kung paano siya i-maintain na hindi siya agad-agad masira, no? So, ituturo ko sa inyo, sir, no? Uunahin natin ngayon yung magazine, okay? Yung proper way ng paggamit ng magazine, okay? Yung pag-maintain para hindi agad masira yung ating mga airsoft unit, okay? So, ngayon, sa magazine, eto, yung magazine natin, mayroon siyang dalawang bulb. Okay? Yung isang bulb, ito yung output bulb or outlet bulb. Okay? Outlet bulb and yung inlet bulb. So, tatanggalin ko yung mag base, no, para makita mo talaga. No? Ayan. Okay. Ayan. Kung mapapansin mo dyan, sir, mayroon siyang bulb. Ayan. Ayan yung bulb. Ito naman yung screw. So, paminsan po, lumuluwag yan. Lumuluwag yan paminsan. So,
dahil sa recoil, syempre nagre-recoil yung ating unit, malakas, lumuluwag yan. So, hinihigpitan po yan. Ang paghigpit niyan ay clockwise. Okay? Pareho po yung may o-ring. Yung bulb na yan, may o-ring yan na maliit yan. Yan, kung napapansin nyo yan, may o-ring yan na maliit. Pati yung screw na yan sa ilalim, may o-ring din yan. So, dahil may o-ring yan, ang maintenance niyan is silicone oil. Ano? Pakita ko sa inyo yung silicone oil. Okay, this is the silicone oil. Malaking bagay, malaking tulong po ito sa ating mga unit, especially sa airsoft. Kahit sa mga real steel, ginagamit po yung oil. Okay? Iba-iba nga lang yung oil na ginagamit sa mga unit natin, especially sa real steel. Iba-ibang brand po yan. Okay? Pero pare-parehos lang po yan silang oil. Okay? So ngayon, itong silicone oil, so bibigyan ko na lang po kayo ng free isa. Ngayon, itong silicone oil, dahil nga may rubber yung ating mga bulb, papatakan natin yan. Okay? So, kailangan nating patakan yan. Konti lang. Kailangan nating patakan kasi yung o-ring, rubber yan. So, kailangan sa rubber, kailangan laging basa. Kailangan laging lubricated. Kasi pag natuyo yan, magka-crack, doon nagkakaroon ng premature leak or doon nagkakaroon ng leak yung ating magazine. Okay? So, lahat ng may mga o-rings, kailangan nating i-lube. Kailangan lubricated. So, pati yung outlet bulb, lagyan din natin ng silicone oil. Okay? So, dyan po nilalagay yung oil. Okay? Sa magazine. Okay? Sa magazine pa tayo, ano? Ngayon, sa ilalim nito, so, hindi ko lang ina-advise muna na tanggalin nyo yung magazine, yung mga baklasin nyo. Hindi ko muna ina-advise. Ngayon, sa ilalim po nito, meron din yung o-ring. Okay? Marami pa yung o-ring. I believe dalawa. Okay, may o-ring pa yun sa ilalim. Pero, hindi naman agad-agad yon nasisira yung o-ring na yun. Etong bulb na to, pag hinigpitan nyo, gagamit lang kayo ng flat screw na manipis. Pero, ang paghigpit po dito ay clockwise. Huwag nyo po siyang higpitan ng mahigpit na mahigpit kasi aluminum lang po yan, yung bulb na yan. So, napuputol yan pag hinigpitan nyo ng mahigpit. Saktong higpit lang din yung gagawin nyo dyan. Pag lumuwag yan, saktong pihit lang na parang saktong higpit lang. Huwag nyo siyang higpitan ng higpitan dahil mapuputol po yan. Maraming beses ko na pong na-experience yan, napuputol po yan. Okay? Yung screw, hinihigpitan din yan clockwise. Okay? Gagamit lang kayo ng screwdriver. Okay? Ngayon, yung dito naman, yung outlet bulb, paminsan lumuluwag din yan. Ako kasi meron akong bulb tool na ginagamit, sir. Pakita ko sa iyo. Ito yung bulb tool na ginagamit ko para sa magazine, especially sa mga bulb. Gamit na gamit ko siya kasi naka-design talaga siya para sa outlet and inlet bulb. Yan. May available tayong ganito. Kung gusto mo mag-avail, message ka lang. Yan. Ito yung para sa outlet. Yan, meron kasi yan gear na pumipigil so dalawang yan sa dalawang ano na yan, yung groove. Yan, meron siyang gear, yan. So yan yung panghigpit, yan. Ngayon mahigpit pa siya. So from time to time, talagang dahil nagba-vibrate, kumbaga nagre-recoil yung ating unit, lumuluwag yan paminsan. Tapos ito naman yung para sa inlet. So talagang gamit na gamit ko yung bulb na to. Yan, mahigpit pa siya. Okay, so hindi ko na kailangang ipitan yan. So yun yung maintenance natin sa magazine. Iwasan natin tong mabagsak, sir, kasi etong magazine natin, do metal siya, pero hindi naman siya ganun katigas na metal. Okay? So pag mabagsak, pwedeng kumalas yung mga o-ring sa loob, pwedeng lumuwag yung bulb. Yan, so doon nagkakaroon ng leak. So, iwasan nating mabagsak yung ating magazine. Okay? And then, ito pala, ibabalik ko muna yung magbase. Yan, so ganun lang pagtanggal pati pagbalik. Ngayon, etong spring, eto, yung spring kasi ng ating mga airsoft, malalambot lang yan. Hindi naman katulad sa mga tunay yan na talagang matitigas yung spring. Kahit ngayon, lumalambot talaga yan kapag babad mo ng bala eh. So, eto, yung ating airsoft, yung spring niyan, malambot lang yan, sir, eh. So, ang aming
recommended or advice. Kasi itong magazine natin is 24 rounder capacity kasi ito. Okay? So, pasasagad, 24 rounder. Ngayon, ang advice namin, kung laro-laro ka lang naman sa bahay, hindi ka naman talaga magwa-war game, ang advice lang namin dito ay at least half. No? So, kung 24 siya, lagyan mo lang siya ng kalahati, 12. Or 10. 10 to 12. Para yung spring natin, yung spring ng magazine, ay hindi siya compress. Okay? So, lalagyan ko siya ng 12. Lagyan ko siya ng bala. Lagyan ko lang siya ng 12. 4. 6. 8. 10. 12. Ayan. Alternating yan. Or double stack kung tinatawag. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa 12 yan, sa 12, hindi siya masyadong compress, no? Yung spring. So, maganda yan dahil yung spring natin, intact pa rin. Kasi pag pinuno nyo yan, yan, compress siya sa baba. Pag pinuno nyo, so lagi siyang nakababa, katagalan kasi lumalambot yan, yung spring. Okay? Meron din naman tayong mga pyesa, meron din tayong mga available na spring. Nga lang, syempre, magastos. Kung ano, ano, kung sa una pa lang, hindi na natin ginawa. Okay? So, kung laro-laro lang naman sa bahay, hindi mo naman kailangan ng maraming bala. Pero kung magwa-war game ka, syempre, kailangan mo may extra magazine ka dun. Okay? So, yun yung recommended namin. Kasi ako, nung naglalaro ako, competition o war game, talagang hindi ko yan pinupuno. Tapos, may mga extra magazine lang ako para salpak lang ng salpak. Okay? So, yun yun. And then, dito naman tayo sa unit ngayon. Okay, sa unit naman tayo ngayon. Etong Glock 17, this is the 4 series kasi, no? Etong Glock 17. Kasi meron tayong Glock 17, I think meron akong Glock 17 na, meron akong TAN. Pakita ko lang sa iyo yung TAN na Glock 17. Okay, this is the Glock 17 ng ENC Gen 5. This is the G series kung tawagin. G series. Bakit sa G series or yung standard design ng Glock? This is the standard design, no? Yan, standard design. Kasi ito, custom design na po ito eh. Kumbaga, kinustomize na po ito. Pero sa real steel kasi, usually standard design. Kumbaga, pag bibilan, bibihisan mo na lang, bibili ka na lang ng mga iba't ibang pyesa para mabihisan yung unit natin. Pero for the airsoft, kasi nag-assemble sila ng talagang customized na siya. Okay? Out of the box. Okay, this is the customized design or the custom design or the 4 series. And this one is the G series standard. Yan. Standard yan. So, kung mapapansin nyo, yung sight niya, the standard design ng Glock, yan yung standard. Tapos, yung custom or yung 4 series, yung customized, ay naka-fiber optic na. Tapos, yung sa standard, wala siyang Punisher skull. Sa Glock 17 na 4 series or yung custom, meron na. Tapos, stippled grip sa standard design grip lang. Yan yung pagkakaiba. Tapos, wala pa siyang magwell. Ito, naka-magwell na. Yan, naka-magwell na. Tapos, yung trigger safety niya, yan, kung mapapansin nyo sa standard, kulay black. Ngayon, sa 4 series or sa custom design, red na siya. Yan. Yan yung trigger safety. Trigger safety po yan. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng G series and the 4 series. Okay? So, yun po yun. Okay, sir. Well, ngayon, proceed tayo sa pistol naman. Yung maintenance, kung paano yung proper way na paggamit, kung paano yung maintenance natin o pang kumbaga mapatagal natin yung unit natin. Okay? So, before kayo mag-backlas ng slide, so make sure din pag-aralan nyo muna bago kayo mag-backlas. So, ito papakita ko sa inyo kung paano mag-backlas, ano? So, pagbabaklasin nyo yung slide, make sure na walang magazine po, ano? Remove the magazine. Especially for safety din yun. And then, ikakasa nyo muna. Yan. Pagkakasa,
eto, yung disassembly latch yan, kung mapapansin nyo, yan, yung part niya yan, pati sa kabila, magkabilaan yan, ibababa nyo po yan ng sabay. Yan, ibababa nyo po yan ng sabay. Yan, so kailangan sabay po, no? Parehas pong nakababa yung dalawa. Yan, pinigilan ko siya, and then, slide mo lang forward. Okay? So ito po yun, yung binababa ko. Yan, dalawa na yan. I mean, isa lang yan, pero pag isa lang kasi yung binababa mo dyan, yung isa nakakalang eh. Yan o. Nakakalang siya. Pag isa lang yung binababa mo din, nakakalang din yung isa. So, kailangan sabay po siyang binababa. Okay? So, yan. Nabaklas na natin yung slide. Okay? Yan, nabaklas na natin. Etong lahat ng to, nababaklas po yan. Yung rod, recoil spring rod, yung barrel, outer and inner, nababaklas po yan. Yan. Nababaklas siya. So, kung lilinisan nyo, yan, gagamit lang kayo ng kahit yung stick, yung cleaning rod, or meron kayong cotton buds, yun, gagamit kayong cotton buds. Kahit alcohol lang, okay na yun. Panlinis, yan. Babalik ko lang, ha. Ayan, okay? So, ayan, ibalik ko na po yung mga other parts ng slide. Ngayon, etong frame na to, ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang railing. Ayan, may railing yan. Ito kasi yung pinagdadaanan ng slide. Diba, yung slide nagre-reciprocate yan. Kumbaga, blowback kasi to eh. Siyempre, pabalik-balik yung slide. So, kailangan ito, smooth dapat, kailangan ito, lubricated yan, part na yan. Kasi, kumbaga yan yung railing eh. Diyan dumadaan palagi yung slide. Ito. Di lang klaro masyado. Pero yan kasi, may uka. Yan, yung part na yan. Diyan kasi yung, diyan yung pinapasok yung railing na to. So, syempre, kapag lagi nyo, syempre, mabilis yung slide niyan, blowback eh. So, kailangan, itong part na to, kailangan yan may oil. No? Kailangan lubricated po yan. Kasi pag tuyong-tuyo po yan, mapapansin nyo naman sa slide, yung slide nyo ay maganit. Maganit ba ang tawag? Maganid. Yan. Medyo hindi siya smooth. Hindi siya, kumbaga sa, ano siya, meron siya parang magaspang, kumbaga. Diba? Magaspang yung slide. So, yan yung nilulub natin. So, hindi naman siya palagi, pero kung mapapansin nyo, parang maganid na siya, tapos maganit na siya, tapos napansin nyo parang tuyong-tuyo na siya, that's the time na pwede na kayong, that's the time na lagyan nyo siya ng oil, okay? Ng oil. Okay, so yan, nilagyan ko na, no? Tapos, ibabalik ko yung slide. Ito pala, paminsan din sir, yung may screw na yan, papansin mo yung screw na yan. Yan kasi yung tinatanggal or yan yung nire-remove kapag mag-install ka ng red dot sight, yung pinakita ko sa inyong optic sight kanina. This one. Yan, this is the optic sight. Yan. Pag mag-avail kayo nito sir, libre na yung zero. Yan, libre na yung zero kung gusto nyo mag-avail ng red dot optic sight. Okay? So yan yung nire-remove, yung screw, para mahugot mo tong rear sight. Ngayon, paminsan, lumuluwag din yan. Check nyo rin yan, sir. Ha? Lumuluwag kasi may mga case na natatanggal yung rear sight. Yan. Tumatalsik. Kasi nga, hindi na napapansin, lumuluwag pala yung screw sa ilalim. So, yun. Check nyo rin yun. Yun yung mga proper way of maintenance or para ma-maintain natin yung ating airsoft gun. So, this airsoft gun is made of pot metals lang, no? Hindi siya matigas na bakal. Kumbaga, hindi siya katulad ng mga tunay talaga na real steel po yun. This one is pot metals. O para lang siyang aluminum na malambot lang siyang pagka-metal. Para kasi mabilis lang siyang mamold. Siyempre, factory, para mabilis siyang mamold, gumagamit lang sila ng malambot na metal. Or yung tinatawag na aluminum pot metals. Okay? So, ito, yan, kung mapapansin nyo yung groove, mamaya, i-explain ko rin sa inyo yan, yung groove na yan, yan yung sa slide stop, slide release eh.
Diyan kumakapit yung slide stop, slide release. Okay, so ibabalik ko na ngayon yung, so ganitong pagbabalik, no? Ayan, mapapansin nyo yung dalawang entry, entrance, yan, dalawang entrance na yan. Dito nyo ipapasok sa entry point ng railing, yan. And then, make sure lang na naka, hindi naka-usli yung inyong, etong recoil spring rod, hindi naka-usli kasi pwedeng sumabit yan. Ayan. Ayan. Smooth na smooth ang pagbalik. Kasa. Okay. So, yun lang po yung proper way of maintaining your airsoft gun. Okay, sir? Well of Pasig. Okay? Nag-uumpisa naman yan sa magazine. Eh. Yung magazine natin, yung mga internal parts naman na itong ating ng ating unit, ay may mga pyesa naman yan, especially made in Taiwan. This is WE, maraming pyesa yan. Okay? Ngayon, ito pala, yung backstrap, kung gusto nyong lagyan ng backstrap, para siyang ganyan, design. Ayan, para siyang ganyan ang design yan. Ngayon, para mailagay nyo, tatanggalin nyo yan, yan, yung pin na yan, and then, ito ang ipapalit nyo kasi mas mahaba ito para mag-lock. Okay? Ayan. Ngayon, ang paglalagay naman ng gas. Check natin yung gas mo, sir. Baka hindi nagkakarga eh. So, check lang natin. Sa paglalagay ng gas, kailangan nasa ilalim yung magazine. Ganyan position. Inverted position. Tapos yung gas mo nasa ibabaw. So, hindi pwedeng ganito ang pagkarga. Nasa ibabaw yung gas mo, ay magazine mo, tapos nasa ilalim yung gas. Hindi. Dapat inverted position. Upside down inverted position pag ganito. Then, itong nozzle, tutok mo dito sa bulb, tapos pag nakatutok, kapakapain mo lang, once nakatutok na, tsaka mo siya didiinan. Saktong diin lang, huwag siyang diinan ng diinan todo. Yan. 1, 2, 3. Okay? Tatlong segundo lang, enough na yon. Then, ubusin nyo muna yung gas. Okay, mapapansin nyo naman pag ubos na yung gas, mahina na. Ubusin nyo muna yung gas sa magazine bago kayo mag-charge ulit or magkarga ulit. No? Pag hindi pa siya ubos, huwag kayong karga ng karga kasi mag-overcharge. Mapapansin nyo sa unit nyo, parang umuusok-usok. Yung blowback, nag-uusok-usok. Kala mo, napuputok kayo ng tunay, nag-uusok-usok, hindi rin yun maganda sa ating internals pag sobrang dami na ng gas na ilalabas niya. Hindi rin yun maganda, okay? Tapos ito, kapag malamig, syempre dahil kinakarga natin siya ng pressurized na gas, malamig, lalamig talaga siya. Pag malamig na siya, syempre malamig na siya, hihina din yung FPS nito, no? Yung blowback, hihina yung blowback. So pag malamig siya, mapapansin nyo parang mahina. Mahina yung putok. Kasi nga malamig na yung magazine. Lalo na pag continuous yung gamit. Lalamig siya. So ang kailangan nyo lang dito, ipahinga yung magazine. Or mas maganda, meron kayong extra magazine. Kapag tuloy-tuloy, gusto nyo tuloy-tuloy yung gamit. May extra magazine kayo para yung isa nakapagpahinga, yung isa naman yung ginagamit nyo. So yun yung maganda doon kung may extra mag. Pero kung wala kayong extra mag, ipahinga nyo muna hanggang sa mag-normal temperature. Para yung blowback niya malakas pa din. Kasi pag malamig siya, humihina yung blowback. Paminsan nga, hindi siya naglalak. Diba, naglalak to pagka wala ng bahala. Paminsan hindi siya naglalak kasi nga, sobrang lamig na nung magazine, hindi niya na kayang itulak yung slide pabalik. No? Yung reciprocate. Yung reciprocation ng slide, hindi niya na kayang itulak kasi nga, malamig na siya. Okay? So, yun. Okay? Sir Roel, magpasig. Okay, so ngayon, nalagyan ko naman na siya ng gas. Nalagyan ko na siya ng BBs. Ngayon, i-chronograph test natin kung ilang EPS po ito. Okay, i-test natin yung chronograph. Yung unit nyo sa chronograph. Set up ko lang yung ating cam. Yan. Okay. On lang natin yung chronograph para sa EPS. Okay? May gas naman na, may BBs. Ngayon, i-test natin kung ilang EPS, kung gaano kalakas itong Glock 17 4 Series ni Sir Well of Pasig. Okay? Firing. 379.1. So, almost 380 EPS. So, isa pa. 373.2.
So, yung first EPS is 379 EPS. So, ganun siya kalakas. Hindi ko na uubusin dahil proceed tayo sa shoot test. Okay, Sir Roel of Pasig. This is the Glock 17 4 Series. Testing. Okay, open chamber. So, ibig sabihin, wala na siyang bala. So, ito pala sa Glock, sir, no? Sa Glock, kailangan lang lakasan nyo lang ng konti. So, medyo lakasan nyo lang ng konti yung pagsalpak ng mag kasi pag medyo mahina yan, sa Glock kasi, kailangan medyo lakasan lang kasi pag medyo mahina, malalaglag yan pagka mahina lang yung salpak. Okay? So, medyo lakasan nyo lang yung salpak. Okay? Ngayon, dahil nag-open chamber niya siya, release ko lang yung magazine. Tapos, hatakin nyo yung slide. Yan. Hatakin nyo yung slide. Then, bitawan. Okay. Hammer down. Okay, sir. Well, okay na yung unit nyo, sir. Glock 17-4 Series. Brand new. Okay. Ready to ship. Bound to Pasig. Kung meron pa pong question, message lang sa aming page. Fifth Generation Hobby Shop. Thank you, sir. And God bless.